Hindi na ikaw maging AMT. Why AMT? Bakit ako AMT? AMT kasi ano, para... Bakit ko nga ba napili ang AMT? Bakit pinili ko maging isang AMT? Kaya ako pinili ang AMT kasi... Parang may iba naman, pero parang engineering din siya, mas relate sa mga. Hey, what's up guys? AK here. Welcome back to my YouTube channel. So, may napapansin ba kayo? Oo, tama kayo. Alam niyo ba't ako naka-jacket ngayon? Oo, tama kayo. Hindi pa ako naliligo. So, para lang maganda tingnan. Tataba. So, ayun, for this video, malalaman nyo kung ano nga ba talaga ang AMT. Malalaman nyo din sa video na to kung bakit ko nga ba napiling naging isang AMT. So, ayun na nga. Ano nga ba yung AMT? AMT stands for Aircraft Maintenance Technology. Itong course na to is yung maglilid sa'yo in the future para maging isa kang aircraft mechanic. Sa kotse, merong mga mekaniko. Sa aircraft, meron din syempre. So, sila yung mga aircraft mechanic. May nabanas na ako. Papanindihan natin. So, sila yung responsible sa repair sa before and after flight. Chine-check yun lagi. Kahit na something nakakaiba habang nasa flight, kailangan talaga yung check. Tapos, ito pa, tip lang, na naturo lang din sana din ang mga prof namin. Meron din natawag na time change item. Ito yung merong nakalaang time dun sa isang part ng aircraft na kailangan mong palitan. Pag na-reach niya na yung time, na kailangan mo na siyang palitan. Pag na-reach niya na yung time, na kailangan mo na siyang palitan. Yung kahit okay pa siya, kahit gumagana pa siya, kahit wala pa siyang sira, pag na-reach niya na yung time na yun, kailangan na siyang palitan. Kasi yun yung nasa manual. Kung tatrabaho ko sa aviation, kailangan talaga ang manual. Ang sabi sa amin is, ang manual ang Bible ng isang aircraft mechanic. Kumbaga, ito yung dapat hindi mawala. Kasi yun yung dapat mong sundin. Bawal mong baguhin kung ano yung nakalagay sa manual kasi yun siya. Yun yung specific na kailangan mong gawin sa specific type ng aircraft. So, ito. So, bakit nga ba ako nag-AMT? Nag-AMT ako kasi bata pa lang ako, gusto ko na talagang maging piloto. So, sa lahat ng mga gusto magpiloto dyan, para sa inyo tong video na to. At para sa mga gusto magtrabaho in the future sa aviation. So, yun, mahilig ako sa aeroplano. Tapos, bata pa lang talaga ako, gusto ko na talagang maging piloto. So, although nababago siya as the years passed. Although nababago siya habang tumatagal, pero bumabalik pa din siya talaga sa pagiging piloto. So, since wala pa naman kami pampaaral ng pagiging piloto, hindi naman kami mayaman, ito yung ginawa kong stepping stone. Kasi ito yung malapit na course, pagiging piloto. Pwede mo siyang ituloy. Pero kung may pera, pwede ka nang mag-training yata. Pero hindi ko lang sure. Comment down below kung pagka yung kaya mo na yung training, I mean kaya mo na yung perang gagastusin sa training kung pwede na. Comment down below kung pwede na ba yun kasi hindi ko rin sure. Hindi talaga ako magaling sa pagkakalikot ng mga bagay-bagay. Hindi ako familiar sa mga part ng mga motor, ng mga kotse. Hindi talaga. Pero habang tumatagal, ang saya kasi natututo ako dahil dun sa course na to. Siguro kasi nga gusto ko yung ginagawa ko. Gusto ko yung sa aviation field. Gusto ko yung related siya sa aviation. So kaya ang nangyayari, kahit na hindi ako masyadong familiar din sa mga ganong bagay, na-absorb ko siya kasi nga gusto ko nga yung ginagawa ko. So ayun, sana makatulong sa inyo to sa pagpili niyo ng course na gusto niyo. Itong video na to sana makatulong sa inyo. So nag-ano din ako sa mga ibang AMT na kakilala ko. Nag-message ako sa kanila dahil quarantine ngayon, hindi pwedeng lumabas. So nagawa ko ng way para makapagbigay sila ng experiences nila na maaaring makatulong sa inyo sa pagpili niyo ng course. Makatulong na din sa mga kasalukuyang nag-take ng AMT na course. Sana may matutunan kayo dito sa video na to. At saka sana matulungan ko kayo na mag-decide kung gusto niyo ba talaga ang pagiging isang AMT. So ito yung mga video nila. So, isa po tayo sa mga napili. Salamat po kay Nat Bibora.
feels kakasama ko yung mga klase ko. Tapos, ayun, nakapasa ako. Tapos, nalaman ko na free tuition, kaya doon ako pumasok. Habang pumapasok, na-realize ko na maganda naman pala talaga yung course na napili ko. At kaya ako nandun ay doon ako din dinala ng Panginoon. Hindi mo ako nagsisisi na nandun ako. And marami ako nakilala ng mga kaibigan. Ito ba na-share yun? Tapos, sa pang tanong ay, mahirap ba? Hindi siya sobrang hirap. Kailangan mo lang tiyagain. Pero may konting hirap kasi. Gaya ko na hindi ko linya o hindi ko strand yung pinasok kong course kasi ako ay ABM. Tapos yun ay parang pumapasok siya sa course na, ay sa strand na STEM. Ayun, kaya medyo mahirap yung mga subject na napag-aralan ng mga klase ko na hindi ko naman alam. Kasi di rin naman ako matalino kaya hindi ko rin alam. Tapos anong mapapayo ko sa mga gusto pang mga gusto mag-EMT o ka-college o kung ano man, huwag mong pilitin kung hindi mo kaya. Kung sa tingin mo ay napilitan ka lang, huwag. Kasi hindi lahat ng tao ay nagugustuhan yung course na gusto niya. O kung ano talaga yung gusto mo, yung talaga yung course mo. Kasi mahirap talaga ang pipilitin mo. Kasi pagdating sa dulo, nagsayang ka lang ng oras, nagsayang ka lang ng pera, ng magulang mo. Kasi hindi mo naman pala gusto. Kung saan ka masaya, kung ano yung gusto mo yung talaga yung gawin mo. Ayan. Tapos, shout out. Sabi, pwede ba mag-shout out? Shout out sa mga klase ko. Kinanin ng model. Sa lahat. Shout out sa sarili ko. Ewan ko anong kalalabasan nito. Sige, thank you, Kenneth. Pili ko yung AMT kasi para parang maiba naman, pero parang engineering din siya na mas relate sa mechanical work katulad dun sa tatay ko. Kasi ayoko ng math pero gusto yung mga kalikot ng makina. Kasi maganda yun. Sana na sa aeroplano kasi sabi nga daw nila, laki daw yung sweldo. Tinuray ko na din. Yung advice ko lang na
magtitiyaga. So basically, that's it guys. So yun nga mga kasolido, kung gusto nyo pa ng mga ganong videos, subscribe kayo kay Arvin. At syempre, mag-subscribe mo na rin kayo sa channel ko, Timothy on Cam. That is me, Timothy. Yun mga kasolido, hanggang sa muli nating pagkikita. Ingat, let's go! Bakit pinili ko maging isang EMT? Pinili ko ang course na EMT dahil ang gusto ko na course ay related sa aeroplano. EMT lang yung alam kong pinaka-related bukod sa piloto at flight attendant. Di namin kaya ang pagpipiloto kaya EMT pinili ko para di man ako makapagpalipad ng aeroplano. Diba at least nakapag-ayos naman ako. Pero pangarap ko pa din maging piloto. Siguro after maging EMT tapos naging successful naman, susubukan ko pa din maging piloto. Para sa akin, mahirap ang EMT kasi hindi ako mahilig magkutingting ng mga bagay-bagay, mga gamit, pati yung mga tools na ginagamit. Pero kung mahilig naman kayo magkutingting gaya ng sa mga sasakyan, eh siguro mas madadalian kayo. Ang advice ko lang siguro para sa mga magte-take ng EMT sa college, para sa sarili nyo lang, do your best at magtiwala sa sarili. Kasi kung gagawin mo yung best mo sa bawat gawa, ay magiging maganda ang kalalabasan nito. At lalong-lalo na tiwala sa sarili na kaya mong gawin at huwag na huwag kang susuko. Dahil ang pangarap ay dapat inaabot, hindi sinusukuan. Yun lang at sana ay ayos para sa inyo itong mga sinabi. Ay Kenneth, salamat sa pag-invite sa akin para maging part ng vlog mo. At shoutout sa crush ko, Angela Joyce Ragonton. So ayun, maraming salamat sa inyong lahat.